Ba't lang mo pinapagtagol yung tanggol na yan, ha? Tsada mo ba yan? Hindi ko pinatatanggol si Tanggol! Hindi ko siya kinakapihan, kuya! Pero mali yung ginawa ng mga kaibigan mo! Wala namang ginagawa masama si Tanggol! Anong wala? Siya ang punot dulo ng mga kamalasan at sa buhay! Tanga ka ba? Ano akong taka? Kuya, hindi mo ba naiintindihan? Wala nga siyang kasalanan! Hindi mo ba naiisip yun? Kundi dahil sa kanya, ano? Na-rape na ako ngayon? Ano? Hindi mo ba naiisip yun? Hindi mo ba naiisip baka nakakulong na ako? Yan! Taka ka kasi! Oh, Alinita! Andiyan na si Mokang, nahanap na ni Edwin. Andun sa taas, nag-aaway. Ha? Ano nangyayari dito? Bakit ito kasi nag-aaway? Tanay, nahanap ko na! Bakit siya umiiyak, Edwin? Anong ginawa mo sa kanya? Yung anak mo, ha? Lagi kinakampiyan si Tanggol! Hindi ko kinakampiyan! Nay, yung mga kaibigan ni Kuya, binugbog si Tanggol. Wala namang ginagawang masama yung tao! Anong wala, ha? Ang dami atraso lang sa atin! Ano atraso? Tanga ka ba? Wala nga ginagawa yung tao? Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Ano? 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 Hindi kasi! Hindi mo maiwasang magalit si Kuya Edwin mo dahil nag-aalala siya sa'yo! Eh! Yung pag-aalala na yan! Wala mo ako itagal kasi tanga-tanga yan! Tanga-tanga ka dahil wala nga kasalanan yung tao! Itong position paper na to ang mapapabilis para makabalik ka sa salvation. Lena? Mm. Ano kayang pwedeng ilagay dito sa position paper? Okay. Ilagay mo dyan yung depensa mo kung bakit mo kailangan bumalik agad sa serbisyo saka para matapos na yung suspension mo. Saka ilagay mo dyan na kahit kailan, hindi mo inabuso yung posisyon mo bilang pulis. At ni isa, kahit isa, walang nagreklamo laban sa'yo. Maganda. Ano pang pwede natin indagdag? Yung credentials mo. Saka, di ba may mga awards kayo? Yung mga awards mo, ilagay mo dyan. Kasi kailangan ipakita mo sa taas na karapat-dapat kang bumalik na sa serbisyo mo. Rigor, tatandaan mo. Kaya nga ako hangang-hanga sa'yo eh. Kasi ikaw yung nakikita ko na pinakamagaling, pinakamatapang, pinakamaprinsipyo at isang puwaran na pulis sa presinto natin. Bakit ka nagsusorry na? Wala ka namang kasalanan. Hindi na eh. Kasalanan ko lang ito eh. Kung hindi ako nag-ambisyong mag-debu, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Ano yan dahil lang niya. Dahil lang sa debu na yan. Ananay na nagkabaon-baon kayo sa utang. Dalay mo dahil sa akin nasira yung pamilya natin. Tapos, nadamay pa ako dun sa kaso ni Tatanggol. Sisisihin ang pangarap mo na. Tsaka, pinilit na naman namin yun dahil gusto ka namin maging masaya. Bakit naman kabaliktaran yung nangyari? Ang dami-dami nangyari sa buhay natin na pero kahit kailan, hindi ka namin sinisi. Wala kang ginawang mali. Tandaan mo yan, Naka. Promise. Nagawin ko lahat. Lahat. Gusto niyo mo wala sa atin si tatay. Ay.
Nako, tanggol. Pumasok ka na naman sa gulo. O, tibag aalala na naman sa'yo ang lola pinding mo at ang lola noy mo. Sino ba yung mga bumugbog sa'yo? Mga kaaway ko po. Uy, bakit ka naman binugbog? Mga taga-Tondo po yun eh. Nangolda po dito sa Quiapo. Kaya ako sila nakaaway. Sa bahay naman pala yung mga mayan eh. Eh, pasalamat ka at yan lang inabot mo. Hindi ka pinatay. Naisip mo na ba kung bakit nangyayari sa'yo yan? Ha? Baka may mensahe sa'yo ang puong Nazareno. Tigilan mo na yung mga kalokohan mo. Para di na nag-aalala sa'yo ang lola mo, ang nanay mo. Isa pa, pulis ang tatay mo. Tapos kung ano-ano gulo ang pinapasok mo. Alam ko naman po yan, Father Raben. Naiiya na rin po ako sa ginagawa ko eh. Alam ko marami na rin po akong nagawang mali sa kapwa ko. Kaya alam po, alam niyo naman ang kanakaraan dito sa Quiapo. Kinakailangan niyo lumaban para ka mabuhay. Naya, kailangan malaman natin kung sino gumawa nito. Kailangan managot sila sa ginawa nila kay tatay. Kaso ang haba-haba ng proseso ng anak. Mag-iimbestiga sila. Tapos pag nahuli nila yung salarin, tatalo-talo pa sa korte. Eh paano kung nalaman nila na modus pala yun ang tatay mo? Papadigat pa kaya tayo ng korte? Nay, huwag naman natin sukuan si tatay ngayon, no? Parang laban lang tayo, ha? Hindi naman ako nawawalan ng pag-asa. Ang sa akin lang, ang prioridad ko lang ngayon, magamot ang tatay mo. Alam ko, Nay. Kaya huwag ka mag-alala. Ako, gagawa ko ng paraan. Gagawin ko lahat. Pipila ako para makakuha ng ayuda sa kahit anong charity office gagawin ko. Hindi naman sa nawawalan ako ng pag-asa, anak eh. Iniisip ko lang, malalagpasan ba natin ang lahat ng ito? Patong-patong na ang problema natin. Ang utang natin kay Rhoda, ang bahay natin, ano na gagawin natin? Naalala niyo noon, may nang-hold up ng bangko, tapos dito tumakbo. Yung, nandito ba yung babaeng naghahasa? Ah, si Tess, bakit po? Nandiyan ba po siya? Matagal na po wala sila dito. Pagkatapos po nung nangyaring yun, umuwi na po sila ng Bicol. Ganun ba? Hindi nga po nila kinayang kahiyan ang nangyari sa kanila eh. Talaga? Wala silang balak bumalik? Ako, malabo na po mangyari yun. Eh, yung bata, nasaan na yung bata? Hindi ko po alam. Basta pagkatapos po nung nangyaring yun, umalis na rin po sila. Ganun ba? Maraming salamat. Salamat po. Boss Ramon, Tess daw ang pangalan ng babaeng naghahasa mo. At wala na sila. Tumira na raw sa Bicol. Mukhang tama ang sinasabi ni Olga. Nakikita niyo bang dumadaan dito sa tanggol? Ay, naku, hindi po, Mang Rigor. Mula nung pinaghanap siya nila kapitan tsaka ng mga pulis, hindi namin nakikita si tanggol dito tsaka mga barkada niya.
Alam mo naman yung anak mo, pasagulero. Alam ba kung ano-ano naman mga ginagawa sa mga tao dito. Alam mo, Mang Rigor, dapat yung sa anak mo kinakastigo eh, para magtanda. Tama. Okay, mag-alala. Kapag nakita ko yon, ako mismo magpapakulong doon. Para magtanda. Apat lang. Sige. Mang Rigor, saan ka muna? Saka na, kapag nakabalik na. Uy! Tarantado to. Kaya mo nga! Tarantado to! Boss, patulang ko. Yaman ang Severino. Iyak-saya ka lang ng panahon. Huwag yung nakakotsi ka! Ano? Makinig ka muna, ha? Nagtatrabaho ng mahusay si Tanggol sa isang hotel. Kaso, nagkaroon ng isang malaking raid. Tapos, nakadampot siya ng droga. Droga? Nasa droga ng katarantaduan ng anak mo? Marites, sinasabi ko sa'yo, kriminal na yung anak mo. Hindi! Walang kinalaman si Tanggol doon. Maniwala ka! Halabatay tayo dyan. Wala na talagang pag-asa yung panganay mo. Pwede ba? Huwag ka na munang gumatong. Kinumpirma ni Mokang. Wala siyang kinalaman. Nagtatrabaho lang sila ng matino. Gusto niyang ibigay sa'yo yung droga. Rigor, ang gusto lang naman ni Tanggol, matulungan mo sila sa droga para matulungan ka rin niyang mabalik sa serbisyo. Hindi mo ba nabalitaan yung tungkol dun sa raid? Di ba nagpunta ka sa presinto kanina? Ito yata yung pinakamalaking sindikato na nahuli dito sa Quiapo. Dapat nabalitaan mo yun, di ba? Hindi ako naniniwala na wala siyang kinalaman sa drogang yan. At kayong dalawa, kung tutuusin, pwede kayong maging makakasabwat. Hindi nyo ba iniisip yun? Rigor, kaya sa'yo kami lumalapit. Kaya na hinihingi namin ang tulong mo. Hinihingi ni Tanggol ang tulong mo. Dahil alam niya na ikaw ang pulis na mapagkakatiwalaan niya. At Rigor, malay mo, ito ang makapagbalik sa'yo sa serbisyo. Mas pipiliin ko pa masuspende ng isang taon kesa tulungan ng hayop na yan. Mamberting, napalaban po ako sa Quiapo eh. Sa mga batang tundo. Iubo mo na sa Tanggol dan para makapagpahinga. Dito. Kaya mo? Dala. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Delikado na talaga ang mga buhay niyo eh. Matagal na namin kaaway yung mga yun, Mang Berting. Bumaganti lang yung kay Tanggol kasi nung Berting ni Mokang, nayari namin yung isa sa kanila. Sabi ko sa'yo, Mang Berting eh. Balikin na po mga baril namin. Kung dala lang ni Tanggol yung baril niya, malamang. Hindi sa'yo magugulpin ng ganyan yan. Ano, Tanggol? Respawn na natin. Ayan na naman kayo eh. Dinadaan pa natin sa init ng ulo eh. Huwag na nga kayo pumasok sa mga basa gulo. Sasayangin nyo lang yung mga buhay nyo. Ang laki na nga ng problema natin sa drogang yan eh. Buti nga nakabalik pa ng buhay sa Tanggol eh. Tanggol, nasa si Mokang? Roberting, kinuha po siya ng kapatid niya. Ang ibig sabihin, napang-abot kayo na Edwin? Hindi. Anong plano, Tanggol? Kailan tayo gaganti? Tigilan nyo na nga yung ganting ganyan. Ha? Mas malaki yung problema natin kung paano natin isusurrender yung drogang yan bago tayo matunto ng mga sindikato. Berting, baka pwede po makiusap kami sa'yo.
Kung maaari ko sana, baka pwedeng ibalik yun ho sa amin yung mga baril namin. Kailangan po namin yun eh. Yun lang po ang protection namin. Lalo na po ngayon na delikado ang mga buhay namin. Tulungan natin si Tanggol. Marites, ang tanging tulong lang na may bibigay ko sa anak mo ay yung ipakulong siya para maging matino na siya. Nagbagong buhay na si Tanggol. Maniwala ka. Nagsusubok na siya na maging maayos ang buhay niya. Tanggol, nanganganib ang buhay ni Tanggol sa mga may-ari ng droga na dampot niya. Masama ang kutob ko kapag nalaman nila kung nasan si Tanggol, baka may masamang mangyari. Rigor. Kahit masama ang tingin mo sa kanya, kahit iba ang trato mo sa kanya, ikaw pa rin ang pinili niya para lapitan. Sa'yo niya pa rin ipinagkakatiwalang ang buhay niya, Rigor. Nakaupa mo na. Tulungan natin ang anak natin.